boys with the power to rock you. Blowing your mind, so you gotta get into. Five, what you waiting for? If you wanna three, two, one, let's do it. Pagkatapos ng elimination, mga kaibigan, pwestuhan ang labanan para po sa Hinebra, samantala para naman sa Walker Dragons, dagdag na respeto ang kanilang inaasam-asam. Dito po ngayong araw mula po sa Renata Coliseum, magbabakbaka ng Walker Dragons at ang Hinebra Gin Kings. Ang Walker po, aba, wala na po out of contention dito sa ating Smart TV Philippines of Desert Conference. Samantalang ito namang Hinebra, Ibaon ang Dragon. Yan ang kanilang sigaw. Mangyayari gayan sa laban na ito. Molly Boro po, kasama si Jason Webb. Partner, talagang busy-busy ka kanina. Ililatag mo na sa amin sitwasyon sa PBA. Ngayon, kasama na kita. Well, ito eh. Kailangan tayong dumiretso dito because it's a big, big game, especially for Barangay Hinebra. Still a lot at stake for them kung sisilipin natin yung ating tournament format. You will see na ang nangyayari dyan is a double round robin. That means that you have a maximum of 18 games. Top two teams gain outright semis berth. The third, fourth, and fifth place teams, yan, dediretso na yan sa quarterfinals. Tapos ito yung kinakakatakutan ngayon ng ibang mga team, ng karamihan sa mga team, itong wild card. And that belongs to the sixth to the ninth team. The tenth team is automatically removed from the Fiesta Cup. At ito, silipin na natin yung standings mo, ha? Para diretso na natin. Kaya naman, partner, alam mo, itong mga huling linggo dito sa PBA, walang poknat at umaatig na po, nagiging bakbakan dahil nga po, nakita po ninyo ating team standings, ang Barangay Hinebra outright quarterfinal bid. Ang kanila pong inaasam-asam, samantalang itong Walcott will play the spoiler's role sa laban na ito. Well, for Barangay Hinebra, what they're looking at is they have to win the last two games and hope that Red Bull does not win in its final two assignments, which is Talking Text and Santa Lucia. Kung mangyari yun, may pag-asa pa itong Barangay Hinebra para magkaroon ng knockout game for the final semifinal spot. Iyon naman. If they split their last games, ang importante dito sa Barangay Hinebra, if they split their last games, they have to have a better record than Alaska. That means, yung laro sa linggo ng Barangay Hinebra against Alaska, malamang kung sino ang matalo doon, yun ang babagsak sa wildcard. Well, mga kaibigan, nandiyan po si Coach John Ichigo, pero si JJ Helderbrand. Ayan, silipin po natin, ha. Aba, talaga naman pong kumakabig ng napakaraming awards po ito mula sa PBA Press Corps. Bagat in the past 4 weeks, tatlong beses na po napili ito bilang PBA Press Corps Most Valuable Player of the Week dahil nga po sa kanyang napakagandang performance. And why not? 19 points for the season, 40% from three-point range, and the number one in assists. And in the last game, ito si JJ Helderbrand had 30 big points and 7 assists. And itong Barangay Hinebra really leaning on ito si JJ Helderbrand making decisions on the court and making things happen for his teammates. Alam mo, ilang buwan lamang nakakaraan, 182 kartada nito pong Barangay Hinebra. At ito, mga kaibigan, magbubukas na po itong ating broking sa pula sa puti. Ilang mga mulok na sasabungin itong dalawang ito, Junty Valenzuela. Simula nang dumating dito sa Barangay Hinebra, abay, so far, naging maganda o positibo ang record ng Barangay Hinebra Gin Kings. At ito, well, J.R. Reyes scoring the first basket. Although, kung pagbabasihan nga natin, partner, ano, yung unang inkwentro nitong dalawang kupunan na ito, masasabi mo, para bang give away na para sa Barangay Hinebra itong laban na ito. Pagkat natapos po yung laban niya, kalahin ninyo, 35 points. So, ang lamang ng Hinebra dito sa World Cup Dragons, yung kanilang unang inkwentro. Marco really struggling when playing Barangay Hinebra. Chris Alexander just too big para dito sa import ng Well Coach. Remember, ito si Marquise Gaines is only about 6'7 at most. Tapos babantay niya si Chris Alexander. Napakalaking diferensya. And you can see Barangay Hinebra attacking right away itong depensa ng mga malalaking mama ng Well Coach. And Chris Alexander at tila, alam mo, hindi mo masasabi ito yung buenas, ano? Parang niyo, sasabi mo, buenas. Ito dumating na player, no? Pero hindi ho talaga buenas na may tuturing. Pagkat
Itong si Chris Alexander, napaka-consistent po dito sa Barangay Ginebra. At maging si Coach Jong Ichiko, sinasabi niya, nagsimula magbago ang kanilang kapalaran noong po dumating ito si Chris Alexander sa kanilang koponan. So they gave him, ito Chris Alexander gave them everything they needed. They needed rebounding. Mm-hmm. He has given that at the tune of over 20 a ball game. They needed defense. He has done that by giving them more than 3 blocks a ball game. And of course, pag meron kang dalawang bagay na yan, automatically meron ka ng inside presence at nag-aabag rin siya ng more than 20 points a ball game. At kitang-kita mo, in an import-laden conference, no, Jason? Ano? Talagang laki na diferensya. Magpalit ka ng import, maganda na ipalit mo, tama-tama sa kupon na mo, mag-iipa talaga ang kapalaran mo. At maraming mga kupon na sumubok niyan, alam naman po natin, maraming po mga kupon na nang nagpalit ng kalalabang imports, kaya naman ho yun yung kahalagahan nga, o, na mabilis, na nakita po nila, kailangan natin palitan. And Chris Alexander nga, at siya nga po talaga, kailangan para dito sa kupon na nito. Oh, yes, pangwasiwas yung tira niya doon. 2 seconds to shoot, Roylan Bagyan, wala. And here's Marcus Gaines. And so far, mas agresibo itong Wilco Dragos dito, Jason, ha? Yeah, that's what Barangay Ginebra has to be careful with. They can't start out flat, tapos mapipilitan sila maghabol sa dulo. Ayaw mong buhayin itong Wilco. You know, this is a big game for you, and for Wilco, they have nothing to lose dito sa larong ito. Sabi nga, Chico, yung pinakamahirap makalaban pala yung buba. Pagpunan nga mo na walang, well, nothing to lose, so to speak. At right now, and po si Marcus Gaines ang nasa free throw line. Pag-usapan natin ng mga imports. Dati po, Corey Santi kasama pa nito si Gaines. Pero ngayon, ito pong Wilco Dragons. Alam mo, nabigyan sila ng dalawang option na mag-field ng dalawang imports dito sa konferensyang ito, Jason. Pero tila talagang hindi gumiti ito. Isa to, para po sa Wilco Dragons. Like you mentioned, they had an opportunity to have 2 imports. But the 2 original imports that they had, hindi na yun yung dala-dala nila ngayon. So ito, mga kaibigan. Nagkakasahan ng Barangay Ginebra. At kumunay, Ronald Chumit. A pointer coming from Ronald Tubid. At sa isang iglap, nakalaman na po ang Barangay Ginebra Gin Kings. At ngayon, nagtitimon pa itong si JJ Helderbrand looking for an open Timmy. From 1-8, ito po ang Barangay Ginebra Gin Kings. Strong up victories and Ronald Tubid. At kita-kita mo sa mga bitaw nitong Barangay Ginebra yung kumpiyansa, Jason, ano, na dinadala nila into this ball game. When they started this conference, one of the guys that was also not playing very well, ito si Ronald Tubit, at sabay na rin sa pagdating, ito si Chris Alexander, kumanda na rin ang laro, ito si Ronald Tubit. Really helps when you know that you have a rebounder when you're taking the outside shot. Yung pa rin po nakikita, ito pong si Mark the Spark Aguiwa, sa po maglalaro sa laban na ito. Well, in the past 2 games, naglalaro na ito si Mark Aguiwa. Maalala po natin, galing po sa injury yan. Oh, and J.R. Reyes, hindi na kompleto yung alley-oop play. Tatlo na yan ang lamang ng Barangay Ginebra Gin Kings. Oh, nalibre bigla John Di Valenzuela. Butas na butas ang gitna para sa Wilco Dragons. Very early timeout para sa Wilco Dragons. Coach Galoy wanting to make sure that his team will stay interested in this game. We have a timeout. A full timeout mga kaibigan. So we'll be right back. Kailangan hindi kami mag-relax even though we're out of the season already. No? Taas ang moral, especially if we're on a streak right now. Ang kalaban lang ng talaga namin is being complacent. They're dangerous, especially if you keep them in the game. Once you keep welcome in the game, the confidence level starts becoming high. So from the start pa lang, kailangan buhos na kami. Well, isa sa dalawa sa pinakamainit na koponan po naglalaro ngayon ng Barangay Ginebra po, ang isa dyan at ang namamayagpag na Air 21 na ngayon po ay assured na ng outright semis. At yan nga po pwestuhan ang pinag-uusapan at Coach Jong Ichiko, siya na rin po nagbanggit, aba, kumpiyansa o overconfidence ang kanilang dapat pag-ingatan dito. At ito, si Marcus Gaines.
Long two para kay Marcus Gaines. At tuloy binabagit mo, Jason. Ano, kailangan kanina